ng Inquirer.net sa kanilang YouTube channel noong May 28, 2016 ang isang cellphone video na kuha sa loob ng isang presinto sa Maguindanao. Ang sabi sa caption, "If you're a registered voter in Datu, Saudi Ampatuan, Maguindanao, you don't have to go out and vote because somebody else will likely do that for you." Ang mga sagradong balota na siyang pribado, iniingatan at pinangangalagaan ay kumpol na nakalatag sa lamesa at ginagawa pang pamaypay ng ibang naroon. Hinding-hindi dapat dumadaan sa kamay ng ibang tao ang balota, kundi tanging sa botante lamang. Sa naturang video, klaro-klaro na ang isang grupo ay pinagpapasahan at sinusulatan muna ang balota bago ipinapasok sa vote counting machine. Mga mabibigat na paglabag sa ating batas pang eleksyon. Isinisintafahan ng grupo ang mga testigo ng Umunay Dayaan sa Maguindanao. May mga video raw silang hawak na magpapatunay na appreciated na ang mga balota pabor kay Congresswoman Lenny Robredo. Sentro po ng Dayaan sa ARMM sa probinsya ng Maguindanao, itong bayan ko sa Datu Saudi Municipality. May mga videos po tayo nadala na nagpapatunay po na ilang tao lamang po yung nagsisate at nagpapasok ng balota doon sa Bisaya. Sari-saring reklamo na ang inihain, ngunit ito ay hinaharang simulat sa pool. Hindi pa man tapos ang investigasyon, ay mahigit 80% na ang napatunayang produkto ng Dayaan at ayon sa mga eksperto, inaasahang itong bilang na ito ay lalaki pa. Kapag itinuloy ang kasong annulment of votes, mapapawalang visa ang mahigit 300,000 na boto mula Maguindanao, Basilan at Lanao del Sur. At malalampasan ni Marcos ang 263,000 na botong lamang sa kanya. Ang resulta na ito ay official findings ng COMELEC at NBI at magsisilbi sanang susing ebidensya para sa protesta ni Governor Sakur Tan laban sa Liberal Party candidate na si Mujib Hataman. It's no less than the Commission on Elections that conducted a technical examination. Tatlong probinsya, Basilan, sa Maguindanao, sa Lanao, 80% ay fake voters. So, hindi identical ang mga signatures ng mga nakaregister doon sa mga bumoto. Although ito ay sa local lamang, pero maapektuhan yung siyempre yung mga sa national. The same ballots naman yun. Kay Vice President Lenny and Senator Bongbong, ang diferensya nila ay 200,000. So, tingin ko, malaking bearing ito. Bilang isang opisyal na dokumento mula sa COMELEC at NBI, tanging ang pagpayag na lamang sana ng Korte Suprema ang kinakailangan upang tanggapin ito bilang ebidensya. Ngunit sa kasamaang palad, hindi na hahantong dito ang kasong ito. 5 taon itong hinaharang at inilihis. Sari-saring pagmaneobra ang ginawa ni na Justice Leonin at Justice Kagiwa para maitago ito sa mga kasamahan nila sa tribunal. Ang ebidensyang kailangan sana makita ng mga hurado upang makapaghusga ng patas at may kaalaman ay pinaggait sa kanila ng mismong mga kasamahan nila. Marami siguro sa atin ang nakakabalita at yung iba pa ay nakakasaksi ng iba't ibang mga dayaan na nakikita sa eleksyon. Ngunit ito ay nakikita lamang natin sa mga local election, ginagawa ng mga kandidato. Ngunit hindi naman natin inaakala na ang pagharang sa hustisya ay gagawin ng dalawang justice ng pinakamataas na hukuman sa ating bansa. Ngayon lang siguro natin nakita itong organisadong pagmaniobra na umabot hindi lamang sa lokal, kundi sa presidential level na ng ating halalan. Gamitin natin itong malupit na karanasang ito upang patibayin ang ating loob na tiyakin na ang tunay na boses ng bawat mamamayang Pilipino ang mananaig.